Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama series na Military Prosecutor Doberman. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang parte ng serye kay No Tae Nam, anak ng isang general na isang division commander. Kasama niya si Ahn Soo-ho na anak ng presidente ng isang malaking bangko. Magkasabay sila patungo sa isang kampo upang magsilbi sa bayan ng ilang taon bilang mga sundalo na naaayon sa batas ng South Korea. Habang nanonood ng balita sa TV si Tae Nam ay dumating ang direct superior niya na si Pyeon Sang-ho na anak ng isang tindera. Halos ilang buwan pa lang din si Sang-ho sa nasabing kampo. Binawalan niyang manood si Tae Nam ng TV at hawakan ng remote control tapos ay ipinahiram niya ang notebook sa bagong sundalo upang malaman nito ang mga bagay na dapat niyang malaman habang ginugugol nila ang kanilang oras sa kampo. Sa labas ay patuloy na ipinaalam ni Sang-ho ang mga dapat at hindi dapat nilang gawin ni Tae Nam bilang bagong sundalo. Dismayado si Tae Nam sa lahat ng narinig, di siya makapaniwala na parang di niya alam ang gagawin sa dami ng mga ipinagbabawal. Habang si Sang-ho naman ay tila masaya sa nararanasan niya sa loob ng kampo. Habang naglalaro ang mga kasama nilang sundalo, nagawi ang bola sa kinaroroonan ng dalawa, dahilan upang ipaalam ni Sang-ho kay Sergeant Mo na tinuturuan niya ang bagong dating na sundalo. Nagsabi naman ang sarhento na hindi sila nagbibigay ng special treatment kahit pa anak si Tae Nam ng isang general. Hindi nagustuhan ng sarhento ang sagot ni Tae Nam kaya sinaktan niya si Sang-ho at sinabihan na ayusin ang pagtuturo sa kabody niyang sundalo dahil siya ang mananagot kapag nagpasaway ito. Bago sila lubayan ng sarhento ay nagsabi itong magandang lalaki ang bagong dating na sundalo. Isang gabi, habang tulog ang lahat, napansin ni Tae Nam na tinabihan ni Sang-ho si Sergeant Ma sa higaan nito. Ipinagtataka niya kung bakit may nangyayaring ganoon sa loob ng barracks nila. Isang araw, binigyan ni Ahn Soo-ho si Sergeant Ma ng mamahaling relo upang hindi siya pahirapan nito habang nasa loob ng kampo. Hindi katulad ni Sang-ho na nagmula sa isang mahirap na pamilya kaya di niya afford na sumipsip sa sarhento. Minsan ay pinilit siya ng sarhento na gayahin ang pagpapakawala ni Pikachu ng Thunderbolt sa harapan ng lahat. Pikachu! Kahit na nag-aatubili ay ginawa pa rin niya ito. Tinawanan at binidyo siya ng mga kasamahang sundalo. Nahiga siya sa lupa na nagpanggap na siya ay isang halimaw na nakuryente at nagkikisay. Simula noon ay binansagan si Sang-ho ng mga kasamahan bilang Pikachu. Di nakayanan ni Tae namang pamamahiya sa kabody niya kaya kinumpranta niya ang sarhento. Gayunpaman, nagbanta ang sarhento na kailangan niyang sumunod sa nakatataas sa kanya kung ayaw niyang magalit sa kanya ang ina niyang general. Dahil sa ginawa ni Tae Nam ay paulit-ulit na hinampas ng sarhento ang helmet sa ulo ni Sang-ho at sinabihang pangaralang mabuti ang bagong pasok na sundalo na tinuturuan niya. Naawa ang sip-sip na anak ng presidente ng bangko na si Soo-ho kaya inawat niya ang sarhento at sinabihan na mayroon pa siyang ibibigay sa kanya. Wala namang magawa si Tae Nam kundi ang maawa sa kabody niya. Sa labas ay nagsorry siya kay Sang-ho sa nangyari. Nagsabi si Sang-ho na kaya niyang tiisin ang pambubuli sa kanya basta huwag lang siyang papatayin. Napabuntong hininga siya at naalala ang mga pambubuli ng sarhento sa kanya. Minsan ay pilit na pinakain sa kanya ng sarhento ang tambak na dumpling at biskuit habang binabantaan na may parusa siya kung hindi niya uubusin ang lahat ng nasa harapan niya. Kasama ang iba pang sundalo ay pinagkatuwaan nila siya. May isang gabi na oras ng tulog niya ay pinag-squat siya ng sarhento na nakataas ang kamay na may nakapatong na Armalite. Minsan ay pinagtitripan siya na kunwari ay isda siya na kailangang makain niya ang candy sa bingwit. Pinahihiga din siyang nakataas ang ulo at hindi siya pwedeng matulog kapag sumagi ang ulo niya sa unan. Pinagmumukha siyang tanga ng sarhento sa pamamagitan ng pagja-jack and poi sa harap ng salamin na hindi siya pwedeng tumigil hanggat hindi siya nananalo. Ang lahat ng pambubuli sa kanya ay tinitiis niya habang nagtatawanan ang mga kasama niyang sundalo. Iniisip niya na pag natapos ang serbisyo niya sa kampo ay matatapos na rin ang paghihirap niya at magkikita na silang muli ng kanyang ina na labis niyang namimiss. Isang hapon habang naglalaro ng football ang mga sundalo ay kinumpranta ni Sang-ho ang sarhento. Nagsabi siyang hindi niya hahayaang insultuhin ng sarhento ang ina niya. Natawa lang si Sergeant Ma at minaliit ang kakayahan ni Sang-ho na minsan ay hindi lumaban kanino man. Kinutsa niya ito at binali ang kaisa-isa niyang salamin sa mata.
Lalo pang ginalit ng sarhento si Sangho sa pagsasabing sasaktan ng ina niyang pilay na nagtitinda ng tokboki sa tabi ng istasyon ng tren pagkatapos ng serbisyo niya. Di pa nasiyahan ng sarhento at ginaya pa niya ang lakad ng ina ni Sangho bago siya nilubayan. Galit at iyak lang ang nagawa ni Sangho sa abusadong sarhento. Lingid sa kaalaman ng sarhento ay nalampasan na niya ang pagtitimpi at pasensya ni Sangho. Hinding-hindi niya hahayaang saktan ng sarhento ang ina niya. Sa kabilang banda ay nandoon si Tainam na nanatiling malapit sa kanya. Inayos nito ang nabali niyang salamin sa mata. Isang gabi habang naka-duty si Sangho ay sinabihan siya ng kasamang guard on duty na huwag siyang umarteng mahirap at kawawa. Dapat ay magpabili siya ng bagong salamin sa ina niya. Nang marinig niya ang salitang ina ay naalala niya ang pagbabanta at panunukso ng sarhento. Bigla siyang nag-alala sa ina niya at tinanong ang kasama kung may dala siyang cellphone dahil kailangan niyang tawagan ang ina niya. Gusto niyang siguraduhin na ligtas ang ina niya dahil pinagbantaan ito ni Sergeant Ma. Imbis na pakinggan siya ay pinaltokan siya nito at sinabihang isip bata. Patuloy na umiiyak si Sangho na nag-aalala sa ina niyang iika-ikang maglakad ngunit sinaktan lang siya ng kasama sa duty at pinagalitan. Dito sinimulan ni Sangho ang paghihiganti sa mga umaapi sa kanya kaya nakipagbuno siya sa kasama upang makuha ang Armalite. Pagkatapos ay nagawa niyang mapatulog ito sa hampas ng sandata. Kumuha siya ng isang granada at binitbit ang isa pang Armalite. Nagsabi siyang babalikan niya ang duty niya kapag nakita na niya ang sarhento. Unang napuntahan niya ay ang lounge kung saan kumakain ang ilang sundalo. Tinanong niya ang mga sundalo kung nasaan si Sergeant Ma habang nakatutok ang Armalite sa mga ito. Tulad ng nakasanayan ay tinawanan lang siya ng mga sundalo dahil alam nilang duwag siya at wala siyang lakas ng loob na gamitin ang sandata. Hinamon ng isang buli na iputok niya ang Armalite kung matapang siya. Tapos ay sinampal siya ng isa pang kasama na tinawag siyang Pikachu. Di siya umimik at lumabas ng silid. Lingid sa kanilang kaalaman ay nag-iwan si Sangho ng granada sa loob ng silid dahilan upang masabugan ang lahat ng sundalong naroon na minaliit siya. Patuloy niyang pinaputukan ang sinumang humarang sa dadaanan niya. Samantala, nagising ang lahat sa narinig na pagsabog at putok ng Armalite. Nagtuturuan ang mga sundalo na lumabas at tignan ang sitwasyon. Ngunit lahat sila ay naunahan ng takot habang si Sangho naman ay isa-isang binuksan ang mga silid upang hanapin si Sergeant Ma. Patuloy ang kanyang pagpapaputok ng Armalite sa lahat ng sundalo na nakikita niya. Di nagtagal ay narating niya ang silid kung saan siya natutulog. Nang buksan ng mga sundalo ang silid ay bumungad sa kanila si Sangho. Muli ay tinanong niya kung nandoon si Sergeant Ma na sa palagay niya ay na-discharged na. Pilit na pinapababa sa kanya ang dala niyang sandata ngunit nagsabi siyang hindi niya nakaya ang mga pambubuli na ginagawa nila. Niretrat niya ang lahat ng nasa loob ng silid maliban kay Tainam na kaysa isa niyang kaibigan sa kampo. Tinaas ni Tainam ang kamay at nagmakaawa na huwag siyang idamay. Ibinaba ni Sangho ang Armalite at sinabihan si Tainam na siya lang ang nagturing sa kanya bilang tao. Binigyan niya ng sandata si Tainam at sinabihang sabay nilang hanapin ang sarhento na nambubuli sa kanila. Nang makalabas ng silid si Sangho ay agad na tinawagan ni Tainam ang inang general upang humingi ng tulong. Napuntahan na ni Sangho ang lahat ng silid ngunit wala siyang nakitang bakas ni Sergeant Ma. Huling pinuntahan niya ang restroom at doon ay isa-isa niyang binuksan ang mga cubicle. Natumba siya nang subukang tumakas ng sarhento ngunit nabaril niya ito sa binti. Nagmakaawa ang sarhento sa kanya dahil siguradong tutuluyan na niya ito. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling iyon ay naubusan na ng bala ang Armalite niya kaya ginamit niya na lang itong pamalo sa malupit na sarhento. Ibinuhos niya ang lahat ng galit na naipon sa sarhento hanggang sa mawalan ito ng malay. Di nagtagal ay dumating ang SWAT team. Agad siyang sumuko at sumama sa espesyal na operatiba. Samantala, nanatili si Tainam na takot sa mga nangyayari. Kinuha niya ang Armalite upang depensahan ang sarili sakaling may magbanta sa buhay niya. Ilang saglit pa ay may dumating na SWAT team na agad na inaresto siya para sa imbestigasyon. Sa labas ay inaabangan si Tainam ng inang general upang alamin kung ligtas siya. Pinuntahan ng general si Tainam sa loob ng patrol car at tinanong kung siya ba ang may kagagawa ng pamamaril sa kampo. Nakahinga ng maluwag ang general nang sabihin ni Tainam na wala siyang kinalaman sa krimen. Sa loob ng interrogation room ay nanatiling tahimik si Sangho. Nang dumating ang kanyang ina ay mahigpit siyang niyakap nito.
Humagulgol ang mag-ina sa sakit ng mga nangyayari sa buhay nila. Nang magbalik siya sa interrogation room ay sinabi niya sa mga prosecutor na sina Bayman at Wuin na mag-isa niya lang ginawa ang krimen. Nang tanungin siya kung ano ang motibo niya sa krimen ay sinabi niyang hindi na importante iyon dahil marami na siyang napatay at ayaw niyang bigyan ng katwiran ang mga ginawa niya. Sa loob ng Armed Forces Hospital, binilinan ni Sergeant Ma ang mga kasamahang sundalo at si Tainam na huwag aamin na may nangyayaring pambubuli sa loob ng kampo dahil pare-parehas silang makukulong. Kailangan nilang idiin na may problema sa pag-iisip si Sang-ho kaya nagawa ang krimen. Patuloy na nangalap ng impormasyon ang mga prosecutor upang malaman kung ano ang pinag-ugatan ng nangyaring krimen. Tinanong ni Prosecutor Wuin si Tainam kung close sila ni Sang-ho. Nagsinungaling siya na hindi sila close. Pinasinungalingan niya rin na may nangyayaring pambubuli sa loob ng kampo. Sa kabilang silid ng ospital ay tinanong din ni Prosecutor Bayman ang mga nakaligtas na sundalo kung may nangyayaring pambubuli sa kampo. Nagsabi si Sergeant Ma na walang ganoong pangyayari at lahat sila ay maganda ang pakikisama kay Sang-ho. Ang lahat ng sundalong naroon ay sinang-ayunan ang sinabi ng sarhento. Nagtataka ang mga prosecutor na pare-parehas ang sagot ng mga nakaligtas na sundalo. Sa loob ng auditorium ay kinausap si Tainam ng inang general at sinabihan siyang huwag na huwag aamin na may nangyayaring kalupitan sa loob ng kampo. Pag nangyari iyon ay matatanggal siya bilang division commander dahil nasasakupan niya ang kampo kung saan nangyari ang krimen. Kailangan nilang idirekta ang lahat ng kritisismo kay Sang-ho. Samantala, dahil hindi siya pwedeng makipagkita sa anak, nakiusap ang ina ni Sang-ho sa prosecutor na iabot ang bagong salamin sa anak niyang nabali ang salamin sa mata. Dinala ni Prosecutor Wuin ang salamin sa mata kay Sang-ho at ipinagpatuloy ang pagtatanong sa nangyaring krimen. Napag-alaman ni Wuin na nagsisinungaling si Tainam na hindi sila close ni Sang-ho nang sabihin nito na si Tainam ang nag-ayos ng kanyang salamin nang mabali ito. Nabanggit din ni Wuin kay Sang-ho na dahil kaibigan niya si Tainam ay hindi niya ito pinagtangka ang patayin. Nang ipakita ng prosecutor ang larawan nilang mag-ina, at nang sabihin nito na kapag hindi niya sinabi ang motibo sa kanyang ginawang krimen ay mababansagan ang ina niya bilang anak ng isang brutal na mamatay tao, umamin si Sang-ho na totoong nabuli siya ni Sergeant Ma at ng ilang sundalo. Kinalaunan ay pinagtawanan na rin siya ng mga iba pang sundalo at nagbulag-bulagan sa pang-aapi na ginagawa sa kanya ng opisyal. Pati ang platoon leader nila ay walang pakialam sa nangyayari sa loob ng barracks. Araw-araw ay isang bangungot para sa kanya at takot siyang idilat ang mga mata tuwing umaga. Ngunit ang hindi niya kayang tanggapin ay ang pagbabanta ng sarhento sa ina niyang pilantod na kapag nakalabas ito ng kampo ay pipilayan niya pa ang kabilang paa nito. Sa korte ay unang inilahad ni Prosecutor Bayman kung paano nagsimula ang pamamaril at kung paano pinagbabaril ni Sang-ho ang mga kasamang sundalo. Sunod ay hiniling niyang magsalita ang mga biktima bilang saksi sa krimen. Tinanong niya ang mga survivor kung may pagmamalabis bang nangyari sa kampo. Nagsabi si Tainam na walang pagmamalabis na nangyari na sinang-ayunan ng iba pa. Pagkatapos ay siniraan ng sarhento si Sang-ho sa pagsasabing sakit sa ulo ito sa hanay nila at minsan ay nawawala sa sariling wisyo. Bilang sarhento ay wala siyang ginawa kundi ang kabutihan para kay Sang-ho. Habang naririnig ni Tainam ang kasinungalingan ng sarhento ay nakonsensya at naawa siya sa kaibigan na siyang totoong biktima ng pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga opisyal. Di siya nakapagtimpi at nagbanggit na may pambubuli na nangyayari sa kampo. Tapos ay kinumpranta niya ang sarhento sa mga kasinungalingan nito. Nagwika siya na dapat parusahan si Sang-ho sa pamamaril niya at dapat ring parusahan ang mga kasamahan niya kung bakit nagawang mamaril ni Sang-ho. Isinigaw niya na hindi na tama ang mga nangyayari. Sinisi niya rin ang ina na sinabihan siyang magsinungaling sa korte upang hindi ito matanggal sa serbisyo. Dahil sa ginawa ni Tainam ay inilabas siya sa korte ng mga military police. Nagsalita si Sang-ho na kasalanan niya na hindi niya napigilan ang sarili at humihingi siya ng tawad sa lahat. Nangyari na ang hindi dapat mangyari at hindi na ito maibabalik. Ang may sala ay isa ring biktima at ang mga biktima ay may pagkakasala din. Gusto ni Prosecutor Wuin na huwag nang maulit ang masakit na sandaling iyon. Ang pagpatay ay hindi pwedeng bigyan ng katwiran anuman ang dahilan. Sa huli ay nahatulan si Sang-ho ng parusang kamatayan. Samantalang ang mga opisyal at sundalo na nagmalabis sa kanilang kapangyarihan ay iimbestigahan at mapaparusahan din. Ang general na ina ni Tainam ay hinatulan din ng parusang kamatayan dahil sa iba't ibang krimen,
korupsyon at kapabayaan sa kanyang trabaho bilang division commander.